Magsitayo na po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo, naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ating alalahanin ang mga kapatid nating nakatunghay sa Facebook Live, sa YouTube at sa Twitter, ang mga pangalan ng mga taong pinangakuan nating ipagdadasal, ang lahat nating mga intensyon, gayon din ang mga intensyon ng mga arkitekto sa kanilang unang araw ng pagbo-board exams ngayon at maging sa Linggo, at para sa kaligtasan ng lahat ng mga naglalakbay, at ng lahat nating mga mahal sa buhay malayo sa ating piling. Upang muli tayong biyayaan ng Diyos na mabuti't makapangyarihan, hingin natin sa Kanyang kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban na ginanap ng iyong anak, ay siyang magpaging dapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw siyang tinawag ni Tobit. Narito na si Tobias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang akdo ng isda. Aalisin ito ang kulaba sa mata
ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi niya kay Tobias, "Maaari na akong mamatay, anak, ngayong muli kitang nakita." At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas. Ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. "Lakasan ninyo ang inyong loob, itay," wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiyak nang nagsabi, "Maliwanag na ang aking paningin. Nakikita na kita, anak." Pagkatapos ay sinabi, "Purihin ang Diyos. Purihin ang dakila niyang ngalan. Pagpalain ang lahat niyang mga anghel sa lahat ng panahon. Naway purihin ang banal niyang ngalan sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakikita ko na si Tobias." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan, habang ako'y buhay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari, o Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ay.
At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, winika niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, nang kasihan siya ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanyang Panginoon, "Paanong magiging anak ni David ang Mesiyas?" At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po na po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pagparito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Ngayong ating muling sinasariwa ang ating debosyon sa Kanya. Itutuon po natin ang ating pagninilay higit sa unang pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Ang aklat po ni Tobit ay masasabi ho natin natatangi sa mga Katoliko. Ito ho'y hindi kinikilala ng ibang relihiyon. Para sa kanila, hindi kabilang ang mga aklat tulad ng aklat ni Tobit sa mga aklat na inspired or kinasihan ng Espiritu Santo. Ngunit, para sa mga Katoliko, ang aklat ni Tobit ay isa sa mga karapat-dapat na bahagi at nakapaloob sa Biblia. Kaya, kung nais nating matiyak na ang ating Bibliyang taglay o hawak, it's a Catholic Bible, isa lang ho ang sukatan. Dapat nandyan ang aklat ni Tobit. Pag wala ang aklat ni Tobit sa inyong Biblia, palitan na. Palitan na. Ibigay nyo na sa hindi Katoliko yung Biblia nyo. At panahon na hong magkaroon tayo ng ating Bibliyang Katoliko dahil nandoon ang aklat ni Tobit. Now, bakit po binibigyan natin ng pansin ang aklat ni Tobit? For one, bahagi nga ho ng ating pagninilay. Minarapat ng simbahan na ito'y maging unang pagbasa ngayong pangkaraniwang panahon. At dito po sa aklat ni Tobit, maririnig natin at makikita ang isang pangalang makapangyarihan, ang pangalan ni Raphael. When we speak of Raphael, it refers to, in relation to Tobit, it refers to the Archangel Raphael. So tatlo ho, di ba, ang kilalang mga Arkanghel. Ayun na naman si Father, may enumeration na naman tayo. Oh, tatlo lang ito, madali. Si San Miguel, si San Gabriel, at si San Raphael. Si San Gabriel, madalas ho nating marinig ang pangalan niya kapag simbang gabi. Siya ang inatasan ng Panginoon na ihatid ang mabuting balita na ang Mesiyas ay magkakatawang tao na sa katauhan ni Jesus sa piling ni Maria at ni Jose. At ito ho ang bukang bibig ni Gabriel, "Huwag kang matakot, Maria, huwag kang matakot, Jose, huwag kang matakot, Zacarias." Dahil ang kanyang inihahatid na balita ay ang balita na ang Mesiyas ay nagkakatawang tao na. So yan ho si Gabriel. Si San Miguel, siya po'y mas kilala sa pagiging tagapagtanggol ng simbahan at kabutihan sa ngalan ng kasamaan, the defender of the church. At ngayon, si San Raphael, siya pong naririnig natin sa aklat ni Tobit na siyang naghatid ng lunas at kagalingan sa nabulag na Tobit. Ano ho ang nangyari? Si Tobias, anak ni Tobit at ni Ana,
di mapalagay dahil ang kanyang amang si Tobit ay nabulag, nawala ng paningin. Di siya makali, di siya mapalagay, di siya mahusto. Wari niya, meron siyang dapat gawin bilang anak. At ito nga ho ang ginawa niya, pinagsikapan niyang hanapan ng lunas ang pagkabulag ng kanyang ama. Nakinailangan niyang lisanin sila, si Ana at si Tobit, upang hanapin ang lunas sa pagkabulag ng kanyang ama. Nakilala niya si Rafael, Arkanghel, at ito ang nagsabit ng ngako na bibigyan natin ng lunas ang pagkabulag ng iyong mata, ng mata ng iyong ama. At yun na nga ho ang ginawa, magkasabay na umuwi si Tobias kasama si Rafael, taglay ang lunas ng apdo ng isda na ipinapapahid ni Rafael kay Tobias sa mata ni Tobit. At you know, talaga namang totoo ang nangyari. Hatid ng apdo ng isda mula kay Rafael na inihatid ni Tobias ang kagalingan sa kanyang amang si Tobit. Nawala, muling nakakita na numbalik ang paningin ni Tobit dahil sa kay San Rafael na nagbigay lunas ang apdo ng isda sa tulong ng paghahatid ni Tobias. So, huwag hong kakalimutan, no? Makikilala ho natin si San Rafael sa tatlong anghel, Gabriel at Miguel, dahil siya ho yung merong dalang, may dalang, ang tawag dito, yun hong pamingwit na may isdang nakasabit. So that is the mark of Saint Raphael. Dahil ito nga ho, yung apdo ng isda na naging lunas sa pagkabulag ni Tobit. So kilala nyo na si San Rafael. Si San Miguel, siya ho yung umaapak doon sa imahe ng kasamaan. Dahil siya ang tagapagtanggol ng kabutihan at ng simbahan. At si Gabriel, paano ba natin ilalarawan si Gabriel? Hintayin natin ang simbang gabi para muli natin siyang makilala. Now, ano hong mensahe nito para sa atin? Tayo pong lahat ay may mga pamilya. Either kayo ang mga magulang o tayo ang mga anak. Sa pagbasa kanina mula kay Tobit, nakita ho natin ang napakagandang pagsusunuran at pagtitinginan ng mga magulang na sina Tobit at Ana at ang anak nilang si Tobias. Napakaganda. Si Tobias, di siya mapalagay, hinanapan niya ng solusyon ang pagkabulag ng kanyang ama. At hindi siya tumigil hanggat di niya makita ang solusyon at maihatid at mabigyang lunas ang pagkabulag ng kanyang ama. Si Ana, buong pusong naghihintay, di pa man niya nakikita sa kalayuan, wala pa man siyang nababanaagan, napakalakas ng kanyang pag-asang, parating na ang anak ko, may pag-asa siyang hinihintay, umaasa siya na ang pag-asa sa lunas ng pagkabulag ng kanyang asawa ay nasa kamay ng kanyang anak na si Tobias. At si Tobit, ano ang ginawa ni Tobit? Tinanggap niya ang asawa ni Tobias. Kasi ho, pagbalik ni Tobias, may kasama na siyang girl, asawa. Hindi ho ni-reject, hindi tinanggihan ni Tobit at ni Ana ang asawa ni Tobias. Bagkus, buong galak na tinanggap at tinangkilik bilang kapamilya nila. Now, ito ho sana ang bigyan natin ng pansin ngayong araw na ito. Ang magandang pagsusunuran sa loob ng tahanan at bawat pamilya. Na sana, hindi lamang po karanasan ni Tobit, ni Ana, at ni Tobias, kundi sana'y karanasan din natin ng bawat isa. Hindi ho natin mapapanghawakan ang perpektong pamilya. There is no such thing as a perfect family. Every family has its flaws. Bawat pamilya ay may kapintasan.
may kapulaan, may kakulangan. At anumang kakulangan sa pamilya, sana'y hindi maging hadlang upang lubusan ng magkawatak-watak at magkanya-kanya ang pamilya. Sa halip, on the contrary, anumang kakulangan ang siyang maging hamon nawa sa atin upang ito'y punuan. Father, ang gandang pakinggan na may kakulangan, pupunuan. May talaga naman ho, napakaganda ho ng ating mother tongue, ng ating wikang Pilipino, na hindi lang sa salita, hindi lang sa kahulugan, kundi sana maging sa ating karanasan. Na sa halip na ako ang maging suliranin, ako ang problema, ako ang kabigatan ng kalooban ng buong naming pamilya, ako pa nawa ang magiging solusyon at tagapaghatid ng lunas sa anumang pinagdadaanan namin ngayon. Ito ho ang ginawa ni Tobias. Di makakita ang kanilang ama. Nag-aalala ang kanyang ina. Gumawa ng paraan si Tobias upang ito'y masolusyonan. At sana, bilang mga anak, bilang mga magulang, lagi ho nating kikilalanin, ako'y may gampaning dapat kong tukdin para sa ikabubuti ng pamilya namin. Naku, ayan na naman si Father. Nakabuo na naman ang salawikain. Actually ho, di ko ito binuo kanina. Ngayon lang ho ito dumating. Kaya madali ko hong malimutan. Nalimutan ko na. Kasi ho, ngayon lang dumating eh. No? Sisikapin ho nating buuin. Ako ay bahagi ng aming pamilya at ako'y mayroong gampanin na dapat kong tupdin para sa ikabubuti ng pamilya namin. Roughly, we will polish it as much as we could. Ako ay mayroong gampanin na dapat kong tupdin para sa ikabubuti ng pamilya namin. O yan ho. Siguro'y matatandaan na natin. Tatlong ulit ko na hong nabigkas. Sabay-sabay ho tayo. Ako ay may tungkulin ulit. Ako ay may tungkulin. Na dapat kong tupdin. Para sa ikabubuti ng pamilya namin. Ako ay mayroong tungkulin na dapat kong tupdin para sa ikabubuti ng pamilya namin. Kayo. Buti na lang may face mask. Tanggal ng face mask, pakiusap. Alis. Alisin ang face mask. Sige, wala na tayong excuse niyan. Wala nang excuse, makakapagsalita na tayo. O, wag nang bulong-bulong. Ang klase to si Father talaga naman, no? Tayo patatawa. Kasi ako'y naniniwala, pag hindi ho natin nasabi, malilimutan. Basic ho yan. No? So, kailangan masabi, kung pwede nga paulit-ulit, nang hindi malimutan at tumatak sa ating puso't damdamin. Ako ay may tungkulin na dapat kong tupdin para sa kabubuti ng pamilya namin. Tayong lahat. Ako ay may tungkulin na dapat kong tupdin para sa kabubuti ng pamilya namin. So ngayon, hingin po natin sa mahal na poon, ano ang dapat kong gawin? Ano bang tungkulin ko sa pamilya na ibinigay mo? Bilang ina, bilang ama, bilang anak. May pagkukulang ba ako? Meron ba akong, may inaasahan ba sa akin na hindi ko nagagawa? Meron ba akong gampanin na aking tinatakasan o tinatalikuran? Wala hong ibang gagawa nito kundi tayo. Dahil Diyos ang pumili ng pamilyang kinabibilangan natin ngayon.
Nanay nyo, tatay nyo, pinili nyo ba yan? Never. Kung pwede lang. Anak nyo, pinili nyo? Ay, Father, sana. Hindi pwede. God has made this decision. These are your parents and these are your children. This is my family. Di ko nga malimutan si Kuya Boy Abunda. No? Ay, si Kuya Boy Abunda ba yun? O isa hong talent na ABS. No? I love my family. Sana kaya rin natin sabihin yun na mahal ko ang aking pamilya. Kung kaya, lagi kong kikilalanin at lagi kong pagsisikapang gampanan at gawin. Ako ay may tungkulin na dapat kong tupdin para sa kabubuti ng pamilya namin. Sa gayong paraan, di po tayo nalalayo sa mahal na poong Jesus Nazareno. Siya'y nagkatawang tao, kinilala si Maria, nagpakilala bilang ama si Jose na kanyang amang karpintero at pinagsikapang maging mabuting anak sa kanila sa buong buhay niya. Nawa, sa pagdedebosyon natin sa mahal na poon, matutulad tayo sa kanya na gagawin natin ng lahat. Aakuin natin lahat ng ating magagawa para sa ikabubuti ng iba. Una sa lahat, ang aking pamilya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang kasapi ng pamayanang ito. Sa kanyang pangalan, dalhin natin sa Diyos Ama ang ating mga kahilingan at ang ating tugon, Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagka-Diyos ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri at relihiyon. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao naway humimlay sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Pagdasal po natin ang lahat ng mga naglalakbay ngayon, ngayong pong long weekend, silang mga papuntang bakasyon, ang mga mag-abroad, ang mga magmamigrate sa ibang lugar, ang lahat ng mga malayo sa ating piling. Kasihan mo po sila, Panginoon, ng ligtas na paglalakbay. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Igawad mo po ang kagalingan at lakas sa lahat ng mga may sakit. Mabigyang lunas nawa ang lahat naming mga karamdaman, lalong-lalo na silang walang ipampagamot at nag-iisa sa buhay. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Patuloy mo pong basbasan ang lahat ng mga architects sa kanilang board exams ngayon at sa linggo.
maging ang lahat ng mga psychologists at psychometricians sa mga susunod na araw ng kanilang pagsusulit, maging ang mga naghahanap trabaho, tagumpay nawa ang kanilang tahakin, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. At para sa ating pamilya na kinabibilangan, sa katahimikan, idulog natin sa Panginoon ang ating dasal para sa bawat mag-anak na ating kapisan. O Diyos, amang makapangyarihan, binibigyan mo kami ng biyaya na maging daan ng pagpapala para sa iba. Naway sa amin dumaloy ang biyayang inilalaan mo, una sa lahat para sa aming mga mahal sa buhay, at gayon din para sa ibang naghihintay, upang higit na marami ang makakilala sa iyong kabutihan at makatamasa ng pagpapalang iyong inilalaan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatin na pa'y sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ngiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad.
at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay unitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinungin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y lumating. Hanggang sa siya'y lumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayong lahat ay naging magkakapatid kay Kristo. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala at pagtawag sa iisa nating Ama. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa.
sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating ihatid ang bigay niyang kapayapaan upang ating pagsaluhan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Siyang nagbibigay lunas sa lahat nating karamdaman. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iakalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawakan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Sa darating na June 11, 2023, araw ng Linggo, ay pagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi.
Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng kabanal-banalang sakramento. Pagkatapos ng ikatlo ng hapon na misa, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo tigit ang mga kapatid natin sa Extraordinary Minister of Holy Communion, mga ministry, organisasyon, at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eukaristiya. Magdala po tayo ng kandila. Sa darating na June 17, 2023, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay mula 0 hanggang 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng ating parokya, para sa mga detalye. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nabibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Long weekend po tayo ngayon. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang araw ng kasarinlan, araw ng kalayaan, Independence Day, sa darating buong June 12. Pagdasal po natin ang buong bansang Pilipinas at ang ating bawat kapwa Pilipino. At sa darating din pong Biyernes ay dakilang kapistahan ng kamahalang puso ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Kung kaya't nandirito po sa harap ang kanyang mapaghimalang imahin. So magsimba po tayo sa darating na linggo, Corpus Christi Solemnity, the Body and Blood of Christ. Sa Biyernes, Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Ang June 16, 17, kasunod naman ay ang kanyang kamahal-mahalang kalisnisang puso ng mahal na inang si Maria. At gayon din po ang ating mga natatanging intensyon para sa buwan ng Hunyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagpapalang hatid at inilaan ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po ang pamilyang kanilang kinabibilangan, maging ang mga pangalan at larawan ng mga tao ang kanilang ipinagdadasal na di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan. At maging ang kanilang mga daladalang imahin at dasalan. Ang lahat nawang ito ay maging banal at magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako
na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at ibigin ang pamilya tulad ng ginawa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.